we finally see what you're missing. You're just one lost soul, here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. As you brought me the sun. Hi guys, welcome back sa ating channel. Part 3 na to guys ng ating video ng Manila to Bicol road trip. So sa mga hindi pa nakapanood yan ng part 1 and part 2, panoorin nyo muna. Sa part 1, pinakita natin kung gaano katagal yung biyahe namin from Manila to Bicol. And dun sa part 2, pinakita ko dun yung simbahan kung saan bininyagan ng aking baby. Kasi the reason why kaya ako umuwi ng Bicol, kasi pinabinyagan namin ang aming baby. And ito, part 3, dito yung aming reception, yung resort, ipapakita natin. So, ano pa, hindi ko na to guys papatagalin, papakita ko yung buong resort. Meron silang tatlong rooms, and kung saan din kami naglagay ng aming handa. So, tingnan nyo na lang guys ha. So, ito na, let's go! So guys, itong si Arthur Resort is malapit lang mismo sa sentro ng Legazpi. For example, manggagaling kayo sa SM City Legazpi, siguro mga 13 minutes travel time only going to the resort. And this resort is searchable via Waze or Google Maps. So hindi talaga siya mahirap hanapin, at yung daan papuntang resort is very, very accessible, and maganda na rin yung road niya. At kung mapapansin nyo, pag malapit na kayo mismo sa resort, madami na kayong makikitang bahay. Kasi itong resort ay located sa isang subdivision dito sa Stanza, Legazpi. So ito guys, medyo malapit na tayo. Yun sa dulo, yung white building or white house, yan mismo yung Arto Resort. Ito naman sa right side, ito na mismo yung parking nila. Ang cash, I think dito is mga 4 to 6 cars. I think guys, pwede rin kayo mag-park dun sa gilid mismo ng resort kung kulang pa sa inyo yung parking nila dito sa gilid. Okay? Tara, pasok na tayo. Pagpasok na pagpasok nyo agad guys, pool agad yung bubungad sa inyo. Meron din silang maliit na jacuzzi. At dito naman sa bandang itaas, dito kami nag-set up ng aming mga pagkain. Nag-set up din kami guys ng backdrop. So DIY lang to guys ha. Na-order lang namin to sa Shopee, at nagpatulong kami ng onti sa resort. At itong mga food na to ay linuto ng aking tatay. Meron kaming fish, chicken, lumpia, caldereta, lechon kawale, at itong sisig at buttered shrimp ay in-order namin sa resort. Meron din kaming vegetable, linuto to ng aking tatay. Yung buko pandan ay in-order din namin sa Arto Resort. So, masarap sila magluto guys. So, simple lang tong handa namin kasi kami-kami lang naman eh. So, family lang talaga invited dito guys. Kasi during that time, medyo mataas pa yung COVID cases. Tara, labas naman tayo saglit sa parking area. So, ayan yung sinasabi ko kanina. Meron silang mga 5 to 6 cars na pwede mag-park dito. So lumabas lang ako saglit dito, sinundo ko yung aking pinsan na si Tope.
kasama niyang aking inaanak na si Matthew. Si Matthew guys, poging bogey to eh. Nasaan na ba? Ayan. So, buti na lang, di mana sa kanyang tatay. Joke lang. So, ayan, si baby Matthew. Tara, pasok na tayo sa loob. Alright, start na ng saya. Yung iba, naligo na guys. So, dito naman, pagpasok nyo, merong video okay room. Nag-start na rin kami kumanta at uminom. So, party party! Okay, pakiat muna tayo guys sa itaas. Silipin natin dito yung mga kwarto. Bali dito sa taya, sa itaas merong 2 rooms dito eh. So check muna natin tong isang room na to. Bali dito kami natulog kasama si baby at si Mrs. So ayan yung bed nila. So double size bed I think to eh. Naglagay pa kami ng extra bed dyan sa baba para makatulog pa yung iba. Tara, check naman natin yung pangalawang kwarto. So, itong isang room nila, almost same size lang din ng sa kabila. So, naglagay din sila dyan ng extra bed. Dyan natulog yung mga kapatid ko. Hello, Baste. So, meron ditong isang pinto. Para sa CR at doon naman sa kabila merong ipasang pinto, access yun doon sa kabilang room. So nagsishare sila sa isang CR. Ito naman guys, harap ng kwarto na pinakita ko sa inyo kanina, meron sila na parang mini balcony. So ayan, meron din mga lovebirds. So sa umaga rinig nyo yan guys, sasalita. Tapos dito sa bandang gilid masisilip nyo yung pool. So kung may mga kids kayo dyan, mabilis nyo lang silipin. At dito guys sa bandang kanan, meron ditong hagdan. So pwede kayo dyan dumaan, papunta dun sa pool. Tara guys, silipin naman natin yung pangatlong kwarto nila. Dito lang yun sa baba, malapit sa pool. So ayan, dito sa labas may dalawang common CR sila. At ito na yung pangatlong room nila. So malaki to guys. Kung may mga guest kayo nakasama, dito nyo pwede patulugin. Meron din pala dito sa loob na CR. Yan o. Tada, linis no. So actually this resort is a residential resort wherein you can just relax, chill and enjoy. So we have for overnight we accept 10 packs, which is 8,500, and that includes 2 bedroom, both air conditioned, and then if you are 15 packs, that's 10,000 pesos, and that includes 3 bedroom. So amenities include the swimming pool with jacuzzi at my back, and then we have a karaoke convertible into cinema room. We have our cottage over here. Our cottage is it's also got a dining room and cooking facility and free Wi-Fi. I've been here, we arrived 3 years ago, just to sort of semi-retire really. Okay. Yeah, just not long after the COVID came along, and which affected my two companies that I run in the UK. And my wife came up with this idea because she was looking for some ideas as a hobby, just to make a bit of extra money, and said, you know, why don't we turn this house into a resort? It had taken us about 10 months to build a house. Well, I hope you enjoyed your stay. For us, as long as we can see some family happy here, that's why we made this exclusive to one room.
family so they can spend time together. You know, they have a quality time. You don't have to worry about your kids. You can go up from the second floor all the way to the cottage. You have 360 degrees to see your kids swimming. If you're cooking or you're having a barbecue, you can still see your kids. Yeah. So whichever I think the uniqueness of this, the reason why it, you know, most of my businesses that I've set up in the UK, they take time to build, like a year and sometimes 2 years. But with this business, it kicked off straight away because it's all about timing. With the COVID that come along, it's very unique. And the reason I'm going to say this is because I've got a friend who had a resort in Albay, and he had something like 5,000 square meters. But it doesn't matter if you've got 1,000 or a hectare or whatever. If you take your family in, you only want to be together within 200 square meters. You don't really walk actually, more than 200 square meters. So I think because this is a small mini resort and you haven't seen each other for, I don't know, 16 months since COVID, you finally get together. Why would you want to be on a massive resort and lose each other? So ayun guys, na-relax naman ba kayo? Kasi kami na-relax, so thank you kay Sir Lee at Miss Margie Arthur, yung mag-asawa na owner ng resort na to. Very accommodating sila, saka okay sila kausap guys, kasi may mga ano kami, meron kami mga request katulad nung backdrop design namin na happy christening. Actually silang naglagay noon. In order lang namin sa Shopee, nagpatulong kami ilagay yon. So thank you for that. Saka yung mga food na prepare nyo, thank you. And yun guys, after namin nung gabi noon, after namin uminom, nagpa-games pa ako noon. Actually medyo maingay kami sorry for that, pero sa totoo lang happy. Masaya kami sa resort na yun. Ayun guys, bisitahin nyo na lang. Diyan lang yan sa Estanza Legazpi. Pwede nyo rin i-chat yung FB page nila. Ito ilalagay ko. So, very responsive naman sila. Okay? So, try nyo na lang. At kung may mga additional question kayo, pwede nyo na tanungin na lang yung FB page nila. Okay? So guys, yun lang for this video, and next time ulit ha. So thank you for watching. Bye.